Magandang araw, Angels! Tunghayan po natin ang pangalawang kabanata ng ating kwentong My Perfect Stranger. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Agad nagmulat ng mga mata si Alexa upang tingnan kung sa kanya uli nakatingin ang direktor. At napangiwi nang makitang nanlalaki na ang mga mata nito sa pagkakatitig sa kanya. Agad siyang bumangon upang magpaliwanag. Direk, hindi naman po kasi maganda kung magdadaan ako ng camera na wala man lang ako reaksyon. Dapat patay ka na! Hindi ka na dapat umarte kapag wala ka ng buhay! Normally, hindi ka makakadalawang take sa dami ng pwedeng pumalit sa'yo. Pero nagsimba ako kanina, kaya tumagal ka ng 5 take. Ngayon, hindi ko na kaya. Extra ka lang, pero baka ikaw pang manalo ng best actress. Nagda-dialogue ka pa. Sermon sa kanya ng direktor. Pero direct naman. Remember, Jesus loves you. Aniya, nakangiwi. Nais magsising ginamit ang lumikha para hindi masisante. Palitan na ang isang to! Sigaw ng direktor. Walang nagawa si Alexa, kundi ang tumalikod. Ang hindi niya maunawaan ay kung bakit hindi pwedeng umarte ng matino ang isang ekstra. Katulad na lamang sa eksenang kanilang ginawa. Nagkagulo ang tao nang sumabog ang bulkan at isa siya sa mamamatay. Ang kuha ay yung aftermath na. Naghihingalo na ang lahat. Dadaan na si Alexa ng kamera. Hindi niya matanggap na wala man lang siyang pag-arteng gagawin para sa kanyang third movie appearance bilang taong bayan. Wala man lang ni isang umiiyak na naghihingalo. Hindi naman sila naabutan ng lava. E natural na buhay pa sila. Yun ang nakikita niyang kahinaan ng script. Wala man lang paliwanag kung ano nga ba ang nangyari at nagkanda matay ang mga miyembro ng tribo. At binayaran siya para umarte, hindi para tumihaya sa lupa ng ganoon na lang. Walang dating. Napabuntong hininga si Alexa. Ibinida pa naman niya sa kanyang ama at lola na lalabas siya sa isang pelikula, kasama ang isang sikat na artista. Hindi siya mapapanood ng lola niya sapagkat bulag ito. Ngunit kapag lumabas na siya sa screen, tiyak na maririnig siya. Kaya nga, nag-adlib siya kanina ng, "Bakit, Panginoon ko? Paalam, mundo." Sayang, dapat talaga mas ginalingan ko pang pag-arte. Wika niya sa sarili. Kanina sa eksena ay malapit lang siya sa bida. Kaya tiyak na dinig ang adlib niya ng boom mic. Ngunit ito ang nangyari. At least ay may bayad siya ng pag-extra. Gayunman, hindi sapat ang sweldo niya roon para sa dialysis ng kanyang ama. Ang sabihing baon siya sa utang ay kulang. Maya't maya ang naniningil sa kanya. Lahat ng kaibigan niya ay halos galit na sa kanya. Isang himala na naitawid niya ang pagdadialysis ng ama minsan kada isang buwan. Ang inaalala niya, darating ang oras na linggo-linggo na itong kailangan ng dialysis. Kapag wala pa ring donor na magbibigay ng bato. Ano mang sandali sana ay maaaring ibigay ni Alexa ang sariling bato sa ama. Ang kaso, hindi compatible ang mga bato nila. Hindi rin compatible ang sa pinsan niya. Hindi rin pwedeng mag-donate ang lola niya dahil matanda na at bulag pa. At dahil wala siyang pera, hindi siya makabili ng bato sa black market. Nakokonsensya man sa isiping bibili siya ng bato ng ibang tao. Kapag iniisip niyang para yon sa ama, natatakpan ang tawag ng konsyensya. Sadyang hindi niya ipagpapalit ang buhay ng ama. Ang kaso, wala siyang pera. Dukha lang siya. Mahirap lamang siya. Noong wala pang sakit ang kanyang ama, ito ang nagpapaaral sa kanya. Ngayon ay katatapos pa lang ng dialysis ng kanyang ama. Makakaipon siya kahit paano para sa susunod. May trabaho siya, marami. Kahit ano ay pinapasok niya. Ahente ng Avon, tutor ng Koreano, extra sa pelikula,
Miyembro na rin siya ngayon ng isang voice talent agency. Wala sa pagbubuhat ng bangko, pero mahusay rin siya sa bagay na yon. Nang magring ang cellphone ni Alexa ay sinagot niya yon. Ang voice talent coordinator ng agency na si Ate Minda ang caller. Nasaan ka ngayon, Alexa? Emergency lang kasi, kailangan ko ng talent ora mismo. Sana makarating ka. Wika ng kausap. Agad siyang pumayag. Hindi siya tatanggi sa grasya. Nagtungo siya sa studio at ibinigay sa kanyang script. Pantapal lang siya sa isang maling dialogue sa isang anime. Inabot si Mira ng isang oras para sa iilang linya. Paglabas ng recording studio ay may lalaking lumapit sa kanya. Hello, my name is Jeremy. I saw you in the studio. Anito. Alexa, sir. Aniya. Mukhang mayaman ang lalaki. Guwapo pa. Baka isa ang lalaki sa may-ari ng agency. O kaya ay may mas mataas pang katungkulan doon. I have a script. Can you read it for me? Kulang na lang ay mapatalon siya sa narinig. Bakit siya magre-reading kung hindi nahusayan sa trabaho niya ang lalaki? Agad na tumango si Alexa. Kinakabahan siya sa paraan ng pagkakatingin ng lalaki sa kanya. Titig na parang nahihipnotismo. Labis bang humanga sa performance niya ang lalaki? O labis itong na-attract sa kanya? Sa pagkakatingin nito sa kanya, kulang na lang ay sabihin ng mga mata na, angkinin mo ko. Kilig na kilig si Alexa at painusente na sumama sa lalaki patungo sa isang opisina. Ibinigay nito ang script sa kanya. Gagayahin niya ang tinig ng mga sikat na tao. Panis na panis yun sa kanya. Sapagkat hobby niyang gayahin ang mga tinig ng lahat ng mga artistang kaya niyang gayahin. Habang umaarte na siya, ay biglang nagsalita ang lalaki. Tell me how tall you are, please, Alexa. 5'8 po. Nagmana po ako sa nanay kong kapre. Nainiwan ang tatay ko matapos akong iluwal sa mundo. Nakangiting wika niya. How long have you been working here? Bago pa lang po, sir. Sa totoo po, second job ko pa lang po yung kanina. Please call me Jeremy. Inabutan siya ng lalaki ng business card. Nakasaad doon na ang buong pangalan ng lalaki ay Jeremy Agustin. Tarheta yun ng ibang kumpanya kung saan general manager ang lalaki. Mr. Reyes is a close friend, paliwanag ni Jeremy na tila nabasa ang isip niya. Ang tinutukoy nito ay ang isa sa mga may-ari ng agency. Opisina ni Mr. Reyes ang kinaroroonan nila. Let's get something to eat while we talk business. Nagtungo sila sa isang restaurant. Nagkwentuhan sila. Mahusay sa pakikipag-usap si Jeremy. Komportable agad si Alexa, kaya nabanggit niya ang mga hinaing niya sa mundo. Nako, ang hirap po talaga ng buhay ko. Hindi na rin ako mahihiyang sabihin sa inyo na kung may trabaho kayo, ibigin niyo na sa akin at gagawin ko ang lahat para magawa yan. Kahit anong boses, sir, kakayanin ko yan. Nakangiti na wika ng dalaga. What if I tell you that I have a job that will help you? Seryoso na wika ni Jeremy. Huwag po kayong magbibiro ng ganyan. Baka mangisay po ako bigla. I'm not kidding, Alexa. Pero ang trabahong to ay kailangan na magaling ka talagang umarte. At susunod ka sa lahat ng sasabihin sa'yo. Kaya mo ba lahat ng ipapagawa sa'yo? Hindi madali para kay Alexa ang magdesisyon para sa inalok sa kanyang trabaho. Hindi dahil ibig niyang manatili sa lusak na kinalalaga kanya at ng pamilya, kundi dahil sa sundot ng kanyang konsensya. Sa huli, naisip niya kung walang tapang ng sikmura ay walang mangyayari sa kanya. Isa pa, dinala sa ospital ang kanyang ama at dahil batid na wala silang pambayad, nagtangka itong tumakas, ngunit nahuli din ang gwardiya. Awang-awa siya habang lumuluhang ikinekwento ng ama kung bakit bigla ay kailangang tahiin ang noon nito. Sa pagtakas pala, nahulog ito sa hagdan ng ospital. Palibhasa ay mabuway ang mga biyas dahil sa sakit. Ang sabi sa kanya ni Jeremy, ang trabaho ay magpapanggap siya bilang ibang tao.
at magbabago ang kanyang itsura sa pamamagitan ng plastic surgery. Parang kwento sa pelikula. Natawa siyang bigla. Akala niya ay joke. Pero nang makita niyang seryoso ang lalaki, natigilan na lang siya at inalam kung sino ang kanyang gagayahin. Ayaw sabihin ni Jeremy. Kapag pumayag na lamang daw siya, ay saka nito sasabihin. Kailangan daw niyang magpanggap sa loob ng humigit kumulang isang taon lang. Babayaran siya ng halagang 3 milyong piso. Makakabayad na siya ng utang, makakabili pa siya ng bato para sa ama. Ang possibility pa lamang na binuksan ng halagang iyon ay sapat na upang mapaluha si Alexa. Ngayon ay nasa isang ubod ng laking bahay sa Ayala Heights si Alexa. Doon siya pinapunta ni Jeremy. Hinainan siya ng masasarap na pagkain. 6 huling kain na niya. Hindi siya makakain sa labis na kaba. Sino ang taong gagayahin niya at bakit? Ikukulong ba ito? Kung oo, natural ay hindi siya papayag. Pero naisip niyang kung ganoon ang mangyayari, bakit pa mag-e-effort si Jeremy na pagpanggapin siya? Sana ay mukha ng salarin ang retokihin. Hindi siya. Bulong niya sa sarili. "How are you?" tanong sa kanya ni Jeremy, nakabababa pa lang ng mataas na hagdan. "Okay naman," sagot ni Alexa. "Ikaw?" "I'm great. Ever since I saw you, I've been great." Ngiting-ngiti ang lalaki. Tumango siya. Yun lang ang kanyang naging reaksyon. "Are you in, Alexa?" "Gusto ko munang malaman kung ano ang gagampanan kong papel. Bilang kung sino man ang ipapagawa mo sa akin. Baka kasi ikamatay ko naman yan. Hindi na bali." Wika ng dalaga. "You'll be playing the role of a former model, wife of a very rich man." Seryoso na wika ni Jeremy. "At ang totoong model, saan magpupunta?" "I do believe that's none of your business. You just have to know that you will fill her shoes for a year, more or less, for reasons I cannot disclose to you as well." "Yung bang riches man na to, maayos? Baka gawin lang niya akong punching bag. Baka mamaya tanghalin akong bangkay." Wika pa ng dalaga. "Of course he will not hurt you. I'm pretty sure. You know him. His name is David De La Cruz. He's a businessman and a painter." Nakatingin lamang si Alexa sa lalaki. Naghihintay kung kailan sasabihin ang joke, joke, joke. Dahil kilala niya si David De La Cruz. Naging sikat ito sa masa ng maging nobya ang isang sikat na artista noon. Napukaw ang interes ng marami sapagkat si David ay mas gwapo pa sa mga artistang nakikita madalas sa telebisyon. Sa pagkakaalam din niya, naaksidente at na-comatose ang lalaki noong nakaraan. Nabasa niya ang tungkol doon sa dyaryo. Higit sa lahat, alam niyang si Emily Smith ang asawa ni David. Isang dating modelo si Emily. Mestiza, may lahing puti bagaman mas lamang pa rin sa itsura ang pagiging Asyano. Ang ibig sabihin, ang magiging mukha niya ay yung kay Emily. Sigurado ba si Jeremy? Alak-alakan lang yata ng babaeng yun ang kamukha niya. Bulong niya sa sarili. "Magiging si Emily ako? Bakit?" Tanong na niya dito. "Are you in?" tanong ni Jeremy. Matagal bago nakatugon si Alexa. Tumango siya. "Okay then, I'll tell you, but first, I would like to introduce you to Emily." May tinawagan ang lalaki sa intercom. At maya-maya nga, ay nakita niyang pababa ng hagdan ang isang babaeng ubod ng ganda. Ang babaeng magiging katauhan niya sa loob ng 1 taon. At dito na po nagtatapos ang 2 kabanata ng ating kwentong My Perfect Stranger. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga susunod pang kabanata.